Magsitayo ang lahat. Ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala ang pagsapit ng pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Pakitaas po ang lahat ng mga palaspas at iwagayway. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi, bundok ng mga ulibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang
nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato
pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki'y pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iyahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tumugon si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong siya ng tinanong ni Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw doon iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga puno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya, gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya saka palalayain." Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas!" Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Pinsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Dadapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid.
Ito'y si Simon na taga Sirene. Tinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sabagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos." Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan, at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Naroong ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin, at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin na nagwika, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Nang mag-ikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, "Tunay ngang matuwid ang taong ito." Ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadakukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa dikalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Isang magandang maga po sa inyong lahat. Pakiwagayway po ang inyong mga palaspas. Yan. Ngayon po ay Linggo ng Palaspas. At ang palaspas ay sumisimbolo ng ating pong pagtanggap at pagkilala sa poong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Pakibaba na po. Halos 2 taon din po tayong hindi nakapagwagayway ng ating pong mga palaspas. Pero nawa po sa pagkakataong ito nating ginugunita ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay muli tayong mapaalalahanan na kailangan nating manindigan sa katotohanan. Ang mga palaspas na yan, pakitingnan nyo nga po ulit ang palaspas po ninyo. Ang mga palaspas na yan, sana po malinaw sa iyo kung bakit ka may hawak-hawak na palaspas at bakit ka napunta dito para magpabasbas ng palaspas. Yan po ay pagpapahayag natin na tayo po ay malugod, nasisiyahan sa pagpasok ni Jesus, hindi lang basta sa Jerusalem, kundi sa buhay natin. Malinaw po ba? Ang mga palaspas, gaya ng mga naririnig natin mga pamahiin, hindi po yan ginagamit para maging anting-anting. Hindi mo yan pababasbasan para lamang maiwas ang bahay mo sa kidlat. O kaya naman hindi mapasok ng magnanakaw. Hindi agimat ang palaspas. Sa bawat makakakita sa iyo, sa bawat makakakita ng bahay mo na mayroong palaspas, ibig sabihin, ikaw ay isa sa mga nag-welcome o nagpapapasok kay Jesus sa buhay mo at sa tahanan mo. Malinaw po ba? Kasi marami pa rin sa atin, no? Yung talagang hindi nakokontento, nanawisikan lang ng isang patak ng tubig, ng banal na tubig. Talagang kailangan basang-basa. Kasi naniniwala nga na magkakaroon ito ng anting-anting ng agimat. Yung iba, sinusunog yung piraso kapag umuulan, kumikidlat. Yung iba naman, hindi ko alam, pinapakain nyo ba sa manok para tumapang? Nawa po ngayon sa pagsisimula natin ng mga mahal na araw, hudyat ito, no, na tayo po ay muling pinapaalalahanan na manatili tayong tapat sa poong Jesus Nazareno. Na kung saan, babalikan natin yung kwento. Minsan po, kailangan natin balikan, o hindi minsan, dapat natin balikan ang kasaysayan. Hindi pwedeng past is past, kundi pag binabalikan ang kasaysayan, ang kwento, dapat tayong natututo sa ating mga pagkakamali. Kaya nga taon-taon, lagi natin itong ginagawa. Pwede naman sanang one time, big time lang eh, di ba? Nabasbasan na. Kaso next year, panibagong palaspas na naman. Kasi noon po, ano ang sabi sa ebanghelyo natin? Si Jesus, dinala kay Pilato at pinaratangan. Yung paratang, sa termino natin ngayon, si Jesus ay biktima ng fake news. Hindi mo malinaw po yun kasi baka mamaya, no? Lahat tayo nakafocus doon sa palaspas lang eh. Naku, tagal naman ni Father. Basbasan na, basbasan na. Kaya nga dati, di ba, no? Pag nabasbasan na, umuwi na. Hindi na tinatapos ang misa. Mabasbasan lang, uuwi na. Kaya hindi natututo, hindi naiintindihan yung gustong
ituro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ano ang unang paratang kay Jesus nang siya ay dalhin kay Pilato? Kasi alam ng mga Pariseo, hindi concern ni Pilato yung kung si Kristo ay anak ng Diyos. Baliwala yun. Kasi iba ang kanilang sinasamba. Iba ang Diyos si Pilato. So ano ang magtitrigger para matakot si Pilato? Ang sabi, ang paratang, etong taong ito, nag-aalsa, naghihimagsik, nag-iimbita pa ng mga tao para labanan ang gobyerno mo, ang panunungkulan mo, agawin ang pagkahari mo. Yun yung fake news na ipinakakalat ng mga ayaw kay Kristo. Kaya nga, no, maraming nakumbinsi, ito ang sabihin nyo, ito ang isigaw nyo, matapos na sabihin, Hosana sa anak ni David. Sa Biyernes, ano ang isisigaw mo? Palayain si Barabas. Si Barabas yung tunay na kalaban ng gobyerno. Si Barabas yung pumapatay at mamamatay tao. Pero ang isinigaw ng mga tao, nasulsulan, palayain si Barabas. At anong sigaw kay Kristo? Ipako sa krus. Hawak-hawak mo ang palaspas ngayon. Sa Biyernes ba? Ano ang isisigaw mo? At sa susunod na mga araw, ano ang isisigaw mo? Magandang mapagnilayan po yan. No? Kasi kung gusto niyo, buhusan ko kayo ng isang drum na holy water. Baliwala yun. Kung hindi ka maninindigan sa katotohanan. So, yun ang katotohanan. Pinatatahimik ang mga taong para sa katotohanan. At hindi tayo pwedeng manahimik. Kailangan natin magsalita para sa katotohanan kasi yun ang dahilan kung bakit pumasok sa Jerusalem, napako sa krus, nagpasan ng krus, namatay at muling mabubuhay ang Poong Jesus Nazareno para tayo mapalaya sa mga kasinungalingan at sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawa ang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Umaasang matatamo rin ang grasya ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ni Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa, pagkamuhi.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga naisin na tulungan ang mga nangangailangan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mo na iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Indalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
maluhod ang lahat. Umanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, binasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Dunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pahundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pahundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po paalala sa lahat po ng mga nagdala ng palaspas, nawa po ay umabot kayo hanggang sa Linggo. Kaya malalaman natin kung kayo ba'y nasa simbahan sa Biyernes o Biyernes Santo o nasa mga pasyalan na. Dahil akala natin patay na si Kristo sa Biyernes Santo. So kung wala ka sa Biyernes Santo, baka isa ka sa mga hindi maninindigan sa pananampalataya sa Poong Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang mga kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan, ganun din ang kanilang mga palaspas. Sa mamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagbalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo at ipahayag ang matagumpay na pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos!